And it goes a little something like, hi guys! Welcome back to my channel. So, yung video na to is part 2 lang nung video ko or vlog ko about Stealth Calatagan. So, on my first video, in-guide ko kayo kung ano yung mga ma-expect nyo kapag nag-visit kayo sa Stealths, and then yung mga cottage, overnight, day tour, and paano din mag-book ng reservation. So, dito naman, i-share ko sa inyo yung experience ko sa Stealths, and I'm so excited guys kasi ang dami kong na-prepare na or parang inalala ko talaga lahat kasi a few weeks ago na yon. Yeah, but before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button so you'll be updated every time I post another video. Without further ado, let's get started! Halatang-halata naman, diba, na sobrang happy ko. Naalala ko pa lang, gusto ko na agad bumalik. Pero yeah, I promise myself, babalik ako doon kasama yung family ko because it's so, so beautiful. So let's start off with our travel muna. So, nagising kami mga 4 a.m. para mag-prepare. And then, nagbiyahe lang kami via motorcycle. So, we started around 5 a.m. And then, supposedly, dapat after 3 hours, nandoon na kami sa Calatagan or sa Stealths mismo. But then, meron pa kami mga stopover. So, yung una namin stopover, nagpunta kami sa, sa bandang Kibyang Tunnel. Tapos, meron dong tambayan. Doon kami nag-picture-picture muna, video-video, nagtambay sandali. And then, after nun, mga ilang minutes, may nakita kaming coffee shop. So, nag-coffee naman kami. And then, bago kami makarating doon sa mismong Stealths, medyo malapit na kami sa beach or nung malapit na kami sa resort, kumain naman muna kami ng mang inasal para busog na kami. Kasi I guess ang aga namin nung time na yon and hindi namin alam na papapasukin talaga kami agad. So, nakarating kami doon around 11 or like 10, going 11 in the morning. Guys, nandito na kami sa Stealths. Ah, ang init kasi tanghaling tapat. Ayun, reservation namin 2 p.m. pa siya. So, medyo maaga kami pero mas okay na yun kasi sayang yung bayad. And then, tinanong lang nung guard kung ano yung name ko. And then, nung nalaman nila, alam naman nila, nandoon na sa guest list yung name ko. Pinapasok na nila kami. And then, walang bayad yung parking fee. And then, doon lang check-in na kami sa lobby. Since nakarating kami before 11, ang akala ko is magsistay lang kami doon sa lobby. Pwede pala kaming makaikot-ikot sa beach talaga. Pwede na kami pumasok sa loob. It's just that hindi kami makakapag-stay sa room namin. So, after namin mag-check-in, sinabi nung receptionist na mag-ikot-ikot lang daw muna kami. And then, tatawagan niya na lang ako if nag-check-out na yung guest. And if ready na yung room namin. Ginawa namin is nag-ikot-ikot kami, nag-stay kami sa Harmony Beach. Hi! Wee! Nag-take kami ng mga videos and photos, ganyan. And after about an hour, tinawagan na nila kami. And then nakapag-check-in kami ng mga 11:30 sa room namin, sa Eternity. And nagulat kami kasi pinapasok nila agad kami even though 2 p.m. pa talaga dapat yung check-in time namin. So ganun daw sa kanila, as long as ready na yung room namin and wala naman ng guest na nando doon and nalinis na, pwede na nilang pinapapasok daw talaga agad nila yung guest. So yun, sobrang lucky namin na lumabas agad yung guest, no? Na nag-stay sa Eternity and then nakapag-stay kami ng mas maaga. So, nakapag-check-in kami, nakapunta kami sa room namin around 11. Nagbihis lang ako ng kaunti yung parang dress. Tapos, nag-stay kami dun sa Harmony Beach. Or, pumunta muna kami sa Serenity Beach. And then, nag-take lang kami ng some photos. Kasi medyo mainit pa nun. Ayoko pa talaga mag-swimming. Trick na trick yung araw around 11 going to 12. And then, nung after namin mag-picture-picture sa Serenity Beach, nagpunta naman kami sa Harmony Beach. Doon kami nag-stay.
Actually, guys, nung nagpunta kami doon, low tide, so halos walang tubig yung Harbor Beach. Ang ginawa namin is nag-ano na lang kami, naglaro-laro na lang kami ng jowa ko, naghabul-habulan kami doon, picture-picture. Yun din kasi talaga yung mga nababasa ko na reviews, ano daw, pag low tide daw, halos di ka makapag-swimming. So, ginawa na lang talaga namin is nag-ikot-ikot kami, naglaro-laro kami ng jowa ko doon. Ikot-ikot, habol-habulan, video-video, ganyan. So, na-enjoy naman namin kahit low tide. Tsaka, halos walang tao dun sa, ano, sa beach na yon. Halos kaming dalawa lang. So, sobrang peaceful niya, guys. Hindi namin talaga makita yung ibang guests sa sobrang laki ng area, guys. Sobrang tahimik. Hindi ka mahihiya mag-picture-picture kasi nga, ang laki ng place. And then, after namin mag-moment-moment dun sa Harmony Beach, that's when we decide na bumalik na naman sa Eternity and then sa room namin and then doon ako nag palit naman ng damit para mag-swimming. So from like 1 ganyan hanggang 4 ganon, nag-swimming lang kami doon sa ano, sa infinity pool, palipad-lipad lang, infinity pool tsaka main pool. Doon kami nagstay and then nung malapit na mag-sunset around 5, kumain kami ng food sa doon sa restaurant nila. Yung food nila doon ha, nag-range ng around 300 to 500 pesos. 300 pesos and above, depende sa orderin mo. Pero not bad. Okay naman yung serving nila, madami. And then, sulit naman yung ibabayad mo. Medyo pricey lang talaga for me ha. So, kumain muna kami doon. Nung ano na, mga around 5, nagstay na kami doon sa Harmony Beach para manood ng sunset. And oh my God, ang ganda. Sobrang ganda, hindi ko yan malilimutan, guys. Sobrang memorable. Ang ganda ng sunset sa stilts. And then at the time, medyo tumaas na rin yung tubig. So medyo nakalublub na rin kami noon sa tubig nung habang nanonood ng sunset. And sobrang satisfying, guys. Ang ganda ng langit. And naalala ko, mayroong mga ilan-ilan na lumabas na guests doon. And then, tatlo ata yun, tatlong couple, nagsushoot sila ng ano, ng prenup nila. Ang cute lang, pero nung time na yon halos walang tao, yun lang sila lang talaga, yung parang mga kasabay namin. Ano kasi yun ni Monday, mga kasabay lang namin is yung mga nagsushoot ng prenup. So, sobrang tahimik, mahi-enjoy mo talaga yung area. Kasi, di ba sobrang laki nga ng stilts. So, hindi mo halos makikita yung ibang guests since scattered kayong lahat sa different areas ng resort. So, ayun, na-enjoy ko talaga yung sunset and I think that's the most beautiful part ng stay ko sa stilts. Sobrang ganda! Sobrang ganda. Tapos yung ano, yung mga ibon. Daming ibon nagliliparan habang nanonood kami ng sunset and it's so romantic. Nag-timelapse nga kami para hindi namin malimutan. And then, nung binabalikan ko, ang ganda pala talaga. Di ako mahilig sa sunset ha, pero sobrang amazed ako sa sunset doon. And then, after noon, nag-swimming ulit kami sa main pool. And then, nung medyo napagod na mga 7, ganyan, umuwi na kami sa room namin. Nag-stay na kami doon. And then, umorder naman kami ulit ng food. Ang in-order lang namin is sandwich since kumain kami ng food bago kami nanood ng sunset. So, yun, nag-order lang kami ng sandwich and then natulog na. Pinlan ko talaga yung buong stay namin sa stilts. Nagawa pa ako ng parang time kung ano yung ang gagawin namin or kung saan kami mag-i-stay for that specific hour, ganyan. So, 5 a.m. nagising kami to watch sunrise naman. So, sa sunrise, doon kami nanood sa Serenity Beach. Pero, guys, naminapanood kasi ako na vlog na sabi niya, maganda daw manood ng sunrise doon sa area na yon, sa beach na yon. Pero, yun pala, sa Destiny Beach pala yung tinutukoy niya, hindi Serenity. Okay naman, nanood kami ng sunrise sa Serenity Beach.
around 5 kami lumabas, sobrang tahimik, and then wala kaming kasama doon sa beach na yon, as in kaming dalawa lang. Tapos may dumating na ano, na sa mga staff, ganyan, inopen niya lang yung lights kasi sobrang dilim talaga doon. Pero ayun, wala kami talagang kasama na nanood ng sunrise. Ang ganda din, and sobrang na-enjoy ko yon. After namin manood ng sunrise, bumalik kami sa Harmony Beach para mag-take ulit ng photos. And then, nag-intay na kami mag-7 para mag-eat naman ng breakfast. So, ang dami ko ding nakuhang magandang pictures sa Harmony Beach. Doon ko nakuha yung picture ko na sobrang favorite ko na ginaya namin yung sa Pinterest na posing nung girl. And I'm so happy kasi nakuha ng jowa ko yung tamang shot. So, ayun, sobrang memorable ng stay namin doon. And alam nyo ba, yung morning na yon, halos kami lang din yung nandoon sa Harmony Beach. And then, ang ganda na ng beach kasi hindi na siya low tide. May tubig na talaga siya. And yun, nakapag-aura-aura ako doon sa Harmony Beach. So, afternoon, kumain naman kami ng only buffet breakfast. Ang daming foods, guys. May pancake, may rice, iba-ibang ulam, may dessert, may fruits, ganyan. And only yun, guys. As in, walang kota. Kahit pabalik-balik ka sa buffet, ikaw na lang magsawa. Pero yun, masarap yung foods nila, guys. Then after noon, nag-swimming ulit kami sandali. And then, bumalik kami sa Eternity. Nagpahinga muna kami. And then, narealize namin, sabi namin, yun na ba yung Destiny Beach yung napuntahan natin? Yung, which is yung Harmony Beach. Yung pala, hindi pa. So, nagtawag kami sa receptionist. Nagpadala kami dun sa Destiny Beach. Nakita din namin yung area na yun. Malaki din siya, guys. Nga lang, mabato talaga. Mahirap mag-swimming pag doon. For me, ha? So, nagtambay lang kami doon, muni-muni sandali. Wala rin kaming kasama doon. Kayo magbubook ng mga activities like snorkeling, ganyan, island hopping, gano'n. Doon mismo sa Destiny Beach, meron doon facility sila doon. Pero hindi na kami nag-ganon since for me ha, na-enjoy ko na talaga yung stay ko. The fact na nandoon pa lang kami sa resort ngayon. Parang next time na lang yung mga ganong activities kasi gusto ko muna i-enjoy yung calmness, yung pagka-peaceful ng resort, ganon. After nung Destiny Beach, nag-stay na naman kami doon sa pool. And then, after nung pool, balik na kami. Tapos nag-ayos na kami para mag-check out. So, ayun, sobrang sulit ng stay ko, guys, sa Stilts. Like, yung 6,000 na binayaran namin for the room, for the overnight stay and everything, sa food, ganyan, sobrang sulit. Ang peaceful ng place, hindi mo makita halos yung ibang guests kasi, ang laki ng area, ang dami mong pwedeng pagpicturean. Feeling ko nga ang dami ko pang hindi napuntahan at hindi nalibutan dahil, ayun, sobrang na-enjoy ko yung mga beach and then yung pool. Aside from that, guys, ang babait din ng mga staff doon. Like, every time nadadaan ka, babatiin ka talaga nila good morning, good afternoon, and then sila kausap, malumanay, and then basta sobrang friendly, even yung mga guard. Sobrang babait, guys. And ang organized nila, ha? Ang akala kasi namin, every time na bibili ka ng food, kakain ka sa restaurant, magbabayad ka ng pera. Magbabayad ka. Yun pala, after mo pa, i-re-record lang pala nila. Tapos, pag-checkout mo, dun muna siya babayaran. So, sobrang organized nila as in. Ang organized. Tapos, yung pagtawag mo dun para lang mahatid ka sa ibang area. Ayun, ang dali din. Sobrang accommodating. Next year, babalik ulit ako doon. Sobrang sulit ng pera na gastos namin. Ayun, guys, if you also want to book a reservation or magpunta sa Stilts, panoorin niyo yung first video ko para may guide kayo kung paano sa kung magkano yung nagastos ko and stuff, and then kung paano magpa-reserve. Pero yeah, if you guys have any questions, mag-comment lang kayo and then I'll make sure to reply to it. Thank you so much!